Hello guys, kumusta? Sorry, medyo natagalan tayo ng upload. Ngayon guys, may good news tayo. Sale ngayon ng Starlink para sa Starlink refurbish. So, tig 14K na lang siya. Then, free shipping na yun. Ship in 2 to 3 days. No contract. May 30 days trial period siya guys. Piliin nyo lang tong refurbish dito sa hardware. Then, ito siya. Pag i-check out nyo, 14K na lang. Then, na-experience nyo na ba to sa Starlink nyo? May nag-stow, then may nag-set ng sleep. Later on, wala na siyang internet. Isa lang ang ibig sabihin niyan guys, may nanti-trip sa inyong Starlink. Pero don't worry, may solusyon tayo dyan. Then, i-discuss ko guys yung pros and cons in 1 year using Starlink. Tara guys, simulan na natin. Nga pala guys, huwag nyo kalimutang i-like yung ating video at mag-subscribe din. Salamat! Una sa lahat, alamin natin kung ano yung Starlink refurbish. So, yun yung Starlink na nagka-defect or may issue dati, tapos inayos nila and nilinis, then inspected sa kanilang factory na quality check, tapos rinemove yung dating account. So, bali, good as new siya guys. So, kaya don't worry. At may warranty din naman siyang 1 year. Same sa brand new. Then, start na natin yung pag-order. Start tayo dito sa Google Map. For example, taga rito kayo. So, ito, sample ko. Kasi nandito kami, malapit. So, sa Masbate kami ngayon. So, example, malapit kami sa Iniwaran Integrated School. So, i-copy nyo lang yun, yung plus code na address. Then, i-paste nyo dito. Then, select nyo yung suggestion. Then, lalabas na to. Then, naka-indicate naman dito na tig 14K na lang pag refurbish. Then, yung free shipping, 2 to 3 days. Then, ito, piliin nyo yung refurbish 14K. So, andito din yung meaning nung ano yung refurbish na diniscuss ko kanina. Na nilinis siya, then inspected, then same devices, same functionality with warranty. 12 months or 1 year. So, pwede na rin pala kayong mag-order dito ng Ethernet adapter. Pwede nyo nang pagsabayin. Yan yung pwede nyo i-connect sa third party router. Then dito naman sa zip code or postal code, pwede nyo i-search kung hindi nyo alam. Then i-paste nyo lang. Then dito, lalagay nyo yung province nyo and yung barangay. So may suggestion naman doon na kailangan nyo lang piliin. So pagdating naman sa address, usually nilalagay ko yung nearest landmark. So nilalagay ko to. Malapit kami sa school. So pag kanyang issue, lagyan nyo lang 1. Then, magsisave na yon. Then, dito sa payment information, sa billing information. So, pag nagpa-process ako ng client, yung card ko ang ginagamit ko para sure success. Ayun lang, guys. Then, dito, naka-indicate na yung, ano, yung price. Then, yung PCN pala, leave blank nyo lang. Yan, yun lang yun. Then, pwede na tayo mag-place order. Then, magre-required siya ng, ano, OTP. Paymaya ang gamit ko. Then, after successful ng pag-place ng OTP, then lalabas yung order confirmation code. Then, machi-check nyo yung email nyo. May mga ganito kayo ma-receive. So, set password lang guys. Then, lagay nyo yung password nyo. Ayun, may account na agad kayo. Pwede nyo nang ma-monitor yung inyong order. Then, if need nyo ng help sa pag-order, message nyo lang ako sa Facebook. Then, ito yung mga benefits pag sa akin nag-order. Then, start na tayo sa Starlink pros or yung advantages. Unang-una dito is easy to set up. Install mo lang yung Starlink mobile app, then config, then scan obstruction, wait mo lang mag-calibrate. Once online na yung status, meaning nun done na yung setup. Ganun lang kasimple. Pwede nyo ding i-check yung aking previous video na step-by-step guide. Nasa description yung link. Reliable internet. So, ang speed niya is 100 to 200 Mbps. Napaka-okay niya sa remote work, lalo na sa EndCo. No lag siya sa CODM, Call of Duty Mobile at Mobile Legends. Then, good for streaming siya. Na-test ko na rin siya during Typhoon. So, kahit signal number 1. Andito yung review ko dati sa aking previous video. Para makita niyo yung testing at performance. Work anywhere. So, ito yung para sa akin na experience ko dahil may remote work ako. Need ko lang ng Starlink, laptop, power source,
pwede ding generator or power bank na malakas. Then yung open area na paglalagyan ko ng Starlink, karaniwan sa bubong ko naman lang yan linalagay. Then more time to relax din ako, less travel time pag magbabakasyon. Hindi ko na kailangan mag-file ng leave ng mahaba. Hindi ko na kailangan mag-travel kasi malapit na kami dun sa area. Then nag-visit pala kami nung ano, ng resort. Then nag-snorkeling. So kasama ko dyan yung asawa ko at yung pamangkin niya. So ako hindi pa naman ganun kagaling lumangoy. So practice-practice lang. So ito yung pamangkin ng asawa ko. May bago akong hobby guys. Fishing. Yun yung bago kong hobby ngayon. Then travel using Insta360 para makapture ko ng 360 video. Then if gusto nyong makita yung aking mga adventures, pwede nyong i-check yung aking isang YouTube channel, Locked by App. So dito ina-upload ko yung mga 360 videos. So virtual tour yung concept nya guys, 4K resolution using Insta360 X3. So pwede nyo siyang ma-rotate yung mga video ko na parang nakarating na rin kayo dun sa pinagpuntahan ko, yung mga binisit kong lugar in 360 view. Ito yung sample guys sa boat, pwede mong i-control yan. Ayun guys, samahan nyo ako sa aking adventure. 30 days trial period. Para ito guys sa hardware. Hindi man to sa internet. Then no lock and period. Then if hindi kayo satisfied, pwede nyong i-return at makakuha kayo ng 100% full refund. 1-year warranty. So if yung Starlink nyo defective pagkarating or within 12 months or 1 year may nasira or hindi gumana or nag-malfunction, pwede nyo yung i-report sa support para palitan nila ng bago, basta under warranty. Make sure pala na alam nyo yung scope and limitation ng warranty. Para malaman nyo yung more about warranty, pwede nyo i-check yung previous video ko. Yung link na sa description. So ayun guys, nakakatulong ako sa ibang Starlink clients na gustong mag-order ng Starlink. May iba kasing customer na no idea paano mag-order online. Ayun, pwede ko silang tulungan sa pag-process ng order. Direct sa name nila yung Starlink account and email address. Hihintayin na lang nilang dumating. Then, nagpa-process din ako ng billing para sa mga walang card. Then, account recovery. Yung nag-order sila tapos hindi nila ma-access yung account, tinutulungan ko rin sila. Then, another is transfer ownership. Ito yung halimbawa, bumili siya dati tapos gusto niyang ibenta. Another is yung Starlink Silicon Valley activation. Yung mga nag-order sa or bumili sa Silicon Valley, nag-activate din ako nun guys. Message nyo lang ako if need nyo ng help doon. If gusto nyo kayo mag-activate nung sa Silicon Valley na Starlink, pwede nyo i-check yung aking previous video. Next naman natin guys is business opportunity. So mostly ito ay para sa mga client ko. Kasi mostly ng clients ko, ginagamit nila yung Starlink for piso Wi-Fi, piso net, hotspot voucher, Wi-Fi upgrade sa kanilang shop or resort or anything basta related sa business nila na, di ba, mabagal yung Wi-Fi nila. Gusto nila mag-upgrade. Then yung iba, P2P internet setup. Ito yung sineshared nila. Halimbawa, halos buong barangay, kailangan nilang lagyan ng internet. Makonsider ko silang risk taker. Alam nila yung terms of service. Then may solution kami para sa bandwidth management at filtering gamit ang Microtech para malimit, para mapiltered yung internet connection. Dito pala sa Microtech natin guys, ito is configured by Saronel. So makakakuha kayo ng discount sa aming collab. So bali dito, i-discuss niya yung benefits ng Starlink filtering para sa ating Starlink. Sir Ronel, pasok. Hello po, magandang araw po. So, para po doon sa mga nag-inquire regarding Microtech filters. So, ano po ba yung Microtech filter? So, ito po yung Microtech router po natin. So, pinifilter po nito lahat ng mga nagto-torrent, nag-i-download sa nag-i-stow.
Sa gustong mag-order guys, yung link nasa description. So dito po, mayroon po din po siyang kasama gaming priority, anti-lag, bandwidth management. So kasama po yun. Doon sa first 10 customers, may discount tayo guys. Kaya first come, first serve na yan. So ano po ba yung nakalagay sa ating setup? Sa port 1 po, eh, yun doon natin lalagay yung from Starlink adapter. So ito po yung Starlink adapter. Kukunikan lang po natin siya ng LAN cable. Isasaksak po natin siya doon sa port 1. Dito po, sa port 1 na to. Then ito pong mga ports na ibang ports ng Microtech po, 2, 3, 4, 5. Pwede po siya sa mga piso Wi-Fi, piso net, mga com shop, mga personal router. I-claim nyo na guys yung discount. Limited slot lang yun guys. Nasa description yung link. So ano ba mga features nito? Meron tong black torrenting, black high downloads, anti-ISP detect, port forwarding, gaming priority, bandwidth management, and anti-lag. So dito pala sa Microtech, kahit anong Microtech version, sinusupport ni Sir Ronel. Kaya message nyo lang ako para mag-order kayo at makakuha ng discount. Pwede din naman kayong mag-direct kay Sir Ronel. Ayun guys, tamang-tama to sa may mga piso Wi-Fi business o piso net business or voucher type. Kailangan nyo na to. Order lang kayo. Yung link nasa description. Starlink support. So, wala silang live chat support. Matagal yung response time nila sa ano sa chat, sa creation ng ticket. Walang hotline at wala din silang service center. Experience ng iba kong client is hardware cost too expensive siya guys para sa mga remote area. Kasi yung main target talaga ng Starlink mostly mga ano remote areas, which is kadalasan hindi naman nila afford yung ganung price ng hardware. Kaya hindi ko rin masisisi yung iba, kaya tayo sila ng piso Wi-Fi business or P2P para magbigay sila ng services na mas mura and afford. Another cons dito is yung service plan, which is mahal pa rin. Kaya naiintindihan ko yung may mga piso Wi-Fi business, lalo na yung mga nasa remote area na kailangan online class. Kailangan nila ng stable internet. So hindi naman nila kayang i-afford yung ganong pricing and monthly plan para lang sa pag-aaral. Kaya hanga din ako sa may mga piso Wi-Fi kasi risk taker sila. Bawal mag-torrent. So maigpit dito ang Starlink sa mga ano, copyrighted contents like movies, software, music and others. Kaya diyan may solution kami gamit ang Microtech with filtering. So ang features nito, anti-torrent, anti-ISP detect, anti-DDoS, anti-high downloads, anti-Starlink stall at gaming priority. Para all in one na sa piso Wi-Fi business. Parang ganito yung diagram guys. Another cons dito guys is pwedeng ma-stow at sleep pag may nakakonect sa inyong Starlink na router Wi-Fi. Tapos meron din silang Starlink mobile app. Hindi pa siya ganun ka fully secured. Pero don't worry guys, meron kaming solution dyan. Gamit lang tong Microtech with filtering. Then may added features pala sila ngayon guys within mobile app. Pwede na nating i-post yung specific device. Pwede mong i-post yung internet. Pag tingin mo hindi dapat to nakakonect sa inyong Starlink Wi-Fi or suspicious, pwede nyo siyang i-post yung internet connection. Connected siya pero hindi siya makaka-browse. Then ito yung last na cons, Starlink billing. Minsan kasi may card na hindi ina-accept or hindi nagsasuccess sa pag-process ng billing. Or minsan wala silang card or Maya virtual card. Lalo na yung wala pang IDs. So, kaya nagpa-process din ako ng billing. If need nyo ng help related sa Starlink or Microtech router with filtering, message nyo lang ako sa Facebook or mag-comment kayo dito sa video na to. Salamat. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you on my next video.